Wala raw na ma-monitor na destabilization o coup d'etat ang Armed Forces of the Philippines sa gitna ng tensyon ngayon sa politika sa bansa. Tiniyak din ng AFP ang kanilang katapatan sa konstitusyon at administrasyon. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Ang tanong ng isang kongresista sa hepe ng AFP Intelligence Command, meron bang dapat ikabahalang destabilisasyon sa panahon ngayon? Meron ba kaming dapat ikatakot kapag merong, for example, impeachment cases sa palagay natin sa second highest ranking official? The members of the Armed Forces of the Philippines are professionals and mission-oriented. And we will abide by the duly constituted authorities, and we will follow the chain of command, sir. And as emphasized by the Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines will be neutral as well as mission focused. Sa ngayon, dalawang impeachment cases na ang nakahain laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi ni Lieutenant General Ferdinand Barandon, wala raw dapat ikabahala kung mga miyembro ng militar ang pag-uusapan. Is there anything boiling? Meron po bang usap-usapan amongst the, maybe not in your rank, maybe junior rank, and also maybe the retired members of the AFP? As far as the Armed Forces of the Philippines, sir, there's nothing to worry about. As to the retired military officer, sir, I think I'm not in the position to talk about what they are thinking or what they would want to do, sir. Humarap si Barandon sa hearing ng Committee on National Defense ng Commission on Appointments kaugnay ng kanyang promotion sa ranggong Lieutenant General. Dagdag ni Barandon, wala raw silang namomonitor na anumang destabilisasyon o kudeta tugon sa pagtatanong ni Senador Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng pamilya Duterte. Matatandaang kamakailan lang na nawagan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa militar na protektahan ng konstitusyon sa gitna ng alitan sa pagitan ng kanyang anak na si VP Sara at ng Administrasyong Marcos. Wala silang iisipin na destabilisasyon. Yes, sir. Very good. At thank least you, sir. Kami rin, hindi rin ako mapagbintangan na magde-destabilize ng Pilipinas. Di ba? Yes, sir. Ayun, yun naman. This is politics. Kung wala ka ng monitor, it goes without saying na hindi kami pwede pag i-accuse na meron mag ginagawang plano. Kahapon, tiniyak din ng AFP ang kanilang loyalty sa konstitusyon at sa Administrasyong Marcos sa courtesy call kay House Speaker Martin Romualdez na dinaluhan ng 17 bagong promote na mga general at senior flag officers. Nangako roon si Romualdez ng buong suporta sa modernisasyon at pagbibigay ng sapat na tulong sa AFP. An announcement, no? That we would move for the increase of the soldiers among the subsistence allowance from 150 pesos to 350. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras.